Hi, hello everyone, Philippines, and to all the Filipinos, either you are here in the Philippines or in abroad, no? Thank you so much, Filipinos, no? We are great nation, ayan. So may babalita lang po ako sa inyo for the good news, no? I just want to reiterate that the Philippines has, no? Especially the DepEd. We have the alternative learning system, no? Under the Republic Act 11510. Ano ba ang cover nito? This is for the out-of-school youth. Those who have not graduated from elementary and high school, those who are beyond the age that they should be, graduate of either elementary or high school. Let's say, for example, 15 years old na siya, pero he is still in grade 4 like that. And then, or 25 na siya o 30 mahigit, pero ang edad, ang kanyang year level ay first year pa lang. So, something like that. So, hindi lang naman po sa mga ganun, no? Ito ay kailangan din ito sa mga yung nagkasakit, mga ganyan. Yung mga hindi na, or may trauma na bumalik sa formal school. So, hurry, no? Enroll na, grab this opportunity. Dahil wala naman po ito noong araw. Ang alternative learning system ay wala po ito noong araw. So, grab this opportunity kasi, mamalay nyo, maisipan na naman ng DepEd, alisin na naman ito, diba? So, para kagaya ng K-12, no? Nilagay nila, tapos ngayon, pinagpaplanuhan na namang alisin kasi hindi naman effective. So, always grab the opportunity kasi, alam nyo, sa totoo lang, napakalaking tulong nito. Even us, no? Kasi ako, nasa 20 years na, 20 o 18 years na ako dito sa ALS. Pero sa ngayon kasi ang active ay yung aking asawa. Tumutulong na lang ako sa kanya. So, sa tagal ko dito sa ALS, napaka thousands and thousands na po ang nakatapos sa amin. Because I was also in the formal school for 10 years bago ako lumipat sa ALS. So, grab this opportunity kasi naku, napakalaking tulong po ito sa inyo. Pag kayo ay nakatapos dito, ang kainaman ay hindi kagaya noon na kapag, diba, bago ka maituring na high school graduate, kailangan matapos mo ang junior and senior as of this time, no? Kasi hindi pa nga na-amend yung K-12 curriculum na batas natin. So, kahit na graduate ka lang ng ELS, no? Kahit graduate ka lang ng ELS, equivalent to junior high school, still, alam mo ba, na valid ang iyong diploma, no? To work here in the Philippines, either local or abroad. Hindi kagaya nung araw na kapag hindi ka high school graduate, hindi ka tatanggapin, no? At mandadaya yung iba. Ngayon, bawal na po yan. Excuse me. Bawal na yan, kaya wag na wag niyong gagawin kasi meron na po tayong tinatawag na LRN or Learner's Reference Number. Kapag kumuha ka, nagpeke ka ng diploma, may reference number yun, tapos nakita nila, iba ang pangalan na nakalagay doon sa number na yun, yari ka, matitrace yun. So, wag na po tayong gumawa ng ganun. Okay? So, I recommend, kaya nga may ELS eh, para matulungan po kayo. No? Na hindi na kayo gumawa ng mga ganun-ganun. No? Kagaya nga ng mga nakagawian ng araw. No? Kaya again, grab this opportunity kasi ang nakukuha nyo dito usually kapag kayo ay nakagraduate ay yun nga, diploma, the former 37, pero ang tawag sa ELS ay AF5, yun ang tawag sa ELS. And then what else, the good moral, ano pa ba, and then the certificate of completion, ayan yung mga yan. So, as of now, napakaswerte ng mga nag-ELS kasi wala pong exam. Kaya nga sabi ko sa inyo, grab this opportunity. Ang pinaka-exam ay ginagawa lang ng mga facilitators within the classroom. No? And then, pagdating sa final, alam niyo ba kung anong titingnan lang nila? Yung portfolio assessment, yung compilation of your whole year works. No? Yung mga worksheets, mga essays, and basta lahat na inyong nagawa. Na what we call is presentation portfolio, yun lang ipipresent nyo that na magiging assessment, no, sa final ninyo, at saka yung DepEd revalida or yung tinatawag nating interview, no, in layman's term. So revalida ang tawag natin. So yun lang, and then you will be a passer. Napakabilis, no? Kaya kung kayo ay nag-aaral at kayo ay papasok lang talaga, impossible na hindi ka makapasa sa ELS, no? Sa ngayon, sa panahon ngayon na hindi lang nakakapasa sa ELS, eh yung mga
disobedient. Ayan. Mga disobedient, ayaw sumunod sa kay teacher. No? Napakababait nga ng mga teacher sa ALS. Kasi imagine, alam nyo ba, na sinusubo na ng lahat, kung alam nyo lang, sinusubo na ng lahat ng mga teachers para lang makapasa ito mga estudyante sa ALS. Kaya napakabuti, huwag kayo matakot. Sa mga nais mag-avail ng libre, no? Usually na sa mga public schools yan. No? Kung wala naman, kasi nga ang ALS kinakandak yan sa each other's community. Ayan, may istorbo. Kaya nasa tindahan kasi ako. So, understandable naman yun. So, iyon, no? Okay, nasaan na ba ako? Ayan. So, iyon. So, grab the opportunity. Hindi ko na maalala yung sasabihin ko. May istorbo kasi. So, ayan, grab this opportunity kasi nga, ang magandang ano po ito para matupad nyo inyong mga pangarap. Kapag kayo po ay nais nyo mag-college, kailangan nyo po talaga, as of this time ha, kailangan nyo po talaga tumaan ng senior high school, grade 11 and 12, no? Akala ng iba, pag tinawag na senior high school, akala na jump na sila sa grade 12. Hindi po ganun, no? Education is always a prerequisite. Nadaan ka ng kinder, nasa batas na yan, elementary, high school, and then senior high school at college. Yan yung nasa ano natin ngayon. Nasa K-12 curriculum, no? Ang tawag sa ating curriculum ngayon ay matatag curriculum. Ayan, matatag curriculum. Matatag ba talaga tayo? Ayun, kaya pag nais nyo mag-college, dadaan po talaga kayo ng senior high school. Ayan, ganun yung grade 11 and 12. Pero kung hindi naman nga, magtatrabaho na kayo, tanggap na po ang diploma, no? Tanggap na po whether dito local or abroad. Hindi kagaya noon. So, pag umano po kayo at ang pumipirma po ng inyong diploma dito ay ang supervisor, no? Sa ngayon ng isang division office kung saan kayo mag-exam. Ayan. So, again, ang learning center, it can be found anywhere. Kung minsan may mga mobile teachers, pumupunta pa yan sa mga bahay. Yun, kaya nga mobile, no? Ibig sabihin, gumugulong mobile. Pumupunta sila, ibig sabihin. Nag-mobilize sila. Sila ay nagpupunta, nagbabahay-bahay. Kaya tawag sa kanila ay MT, mobile teachers, no? So, minsan naman sa ilalim ng puno, minsan naman sa mga lumang bahay. And it can be found anywhere talaga, sa totoo lang. Kasi non-formal education ng ELS. And then, pero in most cases, nasa eskwelahan din naman ito, no? Naglalaan sila ng room, sa minsan sa barangay hall o kaya sa church. Ayan, so sa mga private na yun minsan. Kaya kayo ha, grab this opportunity kasi nako, yun nga, baka mamaya alisin na naman. Ang requirements po dito ay napakadali lang. Depende rin minsan sa iba. Bakit kasi nagdidepende? Naghahanap pa sila ng mga other sub requirements. Kasi nga, halimbawa, wala kang birth certificate. O siyempre, alam naman tanggapin ka na wala kang birth certificate. So, ang hahanapin sa'yo na possible na secondary na requirement is ID. Ay, wala ka pa rin ID. Ayan. So, yun mga, kaya kuminsan dumadami. Pero talagang the basic requirements sa kami, katulad sa amin, pag kami humihingi lang ay usually birth certificate lang talaga at saka picture. So, kami medyo nag-iisip kami doon sa 30 years old na 40 years old na mag-aaral ng IELTS, eh wala pa rin birth certificate. So medyo nagda-doubt kami doon kasi bakit? Ito yung ano sa mundo natin ngayon, napakahirap na kasi baka mamaya nag-iiba lang pala ng pangalan yung taong yun. So napakahirap, tapos madamay kami doon kasi tinanggap namin na walang ganun. So napakahirap. So kaya we are very strict pagdating dito, birth certificate talaga or PSA and then the picture. Ayan. So sana po mag-enroll kayo. Again, huwag kayo matakot. Kahit lolo at lola na kayo, wala pong age limit dito. Yung pinaka-age limit lang na sinasabi, kapag ka elementary ang iti-take mo, kailangan 12 years old ka na. Pagka ikaw naman ay mag-take ng high school, kailangan at least 16 years old pataas. Ibig sabihin, lolo at lola ka, may asawa at mga anak ka na, okay lang yun, walang problema. As long as ikaw ay may pangarap. Ang kagandahan pa po sa atin ngayon, ay pag kayo po ay magka-college, napakarami na pong libreng colleges ngayon, mga public universities and colleges, no, na pwede nyo may pagpatuloy, no, matupad ang mga pangarap, hindi kagaya nung araw, no. In fact, may naririnig pa nga ako na tinatawag na ETIAP, no, it's one year college graduate ka na kagad, katumbas ng 4-year course sa college. So grab this opportunity, guys.
wherever you are, please contact me, no? You can contact me also, 0976-1820-541. God bless everyone, and I hope may natutunan kayo at may nakuha sa akin na sa aking binalita ngayon.